Isang araw ng Biyernes, eto nga at alas 8 ng umaga at nandito mga Junakis at nag-aalmusal na nga sila. So ito nga yung regular routine namin every morning at eto nga ina-ice ko na yung mga pillow pero nag-decide ako na kumuha na rin ng mga damit na pamalit ng aking mga Junakis. Kasi pagkatapos sila mag-bike sa labas ng gantong oras ay maliligo naman pagkatapos. So ito ay sinalansan ko na nga yung mga pillow at tinanggal ko na itong kumot at saka yung bedsheet at bala ko nga itong laban. At itong kutsyon namin may balot pa talaga siya. Di ko talaga tinanggal yung plastic ng kutsyon kasi nga lilipat din kami ulit after 5 months siguro sa totoo na naming bahay. Sana matuloy na. At gawa na nga rin na may maliliit na insektong gumagapang minsan, ayan, tinataas ko rin kutsyon para mawilisan maigi yung buong kwarto. At habang ito nga ginagawa kay pagwawalis ay naglalaban na rin ako sa washing machine. Tiningnan ko nga muna kung tapos na ba kasi nga gusto ko malaman kung ilang minuto pa pero hindi pa pala siya tapos kaya yan, may 14 minutes pa siya na pagbabanlaw kaya bumalik ulit ako sa loob. At ito nga si Lucia nilalaro pa yung pinto nilalakpan niya para di ako makapasok. Nung tapos na nga kumain sabi ko maglagay na ng off lotion at lalabas na kami. At kahit nga sa harapan lang ng apartment magbabike yung mga bata naglalabas pa rin ako ng tubig kasi nga lagi silang uhaw dahil sa sobrang init. At eto nga binubuksan ko na ang aking lock, tatlo ang padlock ng aming gate dito sa apartment para sure na wala talaga makakapasok. Char. Nakakasanayan na nga namin na lumalabas ng mga gantong oras. Although medyo late na pero minsan lumalabas kami ng medyo maaga mga around alas 7 or 7:30. Konting paaraw lang naman at bike lang paikot-ikot ito si Junakis Mario dito sa harapan ng apartment at pagdating naman sa hapon lumalabas ulit kami. Bukod nga sa pagbabike nila sa umaga, ito si Junakis Mario tinutulungan din niya ako ilabas itong aming sampayan dahil dito nga ako nagsasampay ng mga aking nilaban at inalabas ko nga para matuyo sila agad. At nung tapos na nga yung damit, eto nilabas ko na yung mga hanger at yung sipitan. At eto na nga habang nagsasampay ay palingalinga din ako sa mga Junakis at hindi ako sanay na wala sila sa aking paningin. Kayo naman nga lang dito sa apartment na to, kami na yung pinakadulo at wala nang masyadong dumadaang sasakyan kaya nakapaglaro yung mga bata at hindi na naman to daanan masyado ng tao. Ayan nga, nasesenyas-senyas ako kasi nga minsan nag-aaway pa sila at kailangan mo talagang sawayin. Nung magsawa na nga itong si Junakis Mario, pinasok na rin niya yung bike niya at sabi maglalaro na lang daw sila ng habulan. At saktong natapos na nga ako sa aking pagsasampay kaya sinamahan ko na sila dito sa labas at sobrang init. Alam mo, nakakapaso talaga yung sinag ng araw. May nakita pang ang paru-paro ang mga bata at hinahabol-habol nila at sabi nga ay butterfly daw, butterfly. Sabi ko sa kanila, hayaan lang maglipad-lipad yung paru-paro at hindi naman nila dapat ginugulo yan kasi nga gusto lang naman nilang kumain or mag-ikot-ikot dyan sa may halamanan. Hindi nila kailangan disturbuhin or hulihin. Tuwang-tuwa pa rin naman silang sinusundan lang yung paru-paro kahit saan pumunta. Pero sabi ko nga, basta wag nilang hawakan at hayaan nyo lang siya. At eto nga, tinawag ko si Junakis Mario at sabi ko pakita sa video yung kanyang buhok. At eto, nagdi-drip talaga ng pawis dahil sa sobrang init. Ligong-ligo talaga siya sa pawis.